Ang Titanic ang isa sa pinakamalaking barko na ginawa sa kasaysayan. Ito ay may bigat na 46,000 tons, habang 882 feet o 270 meters at taas na 175 feet o 55.34 meters. Naglayag ang barko noong April 10, 1912. Ngunit, pagkatapos ng apat na araw, ay nangyari ang hindi inaasahan. Lumubog ang barko at dahil sa trahedyang ito, maraming tao ang namatay. At ito rin ay nakagawa ng isang malaking katanungan. Saan nga ba napunta ang higit 1,000 katao na nasawi sa Titanic? Tara at ating tuklasin sa bidyong ito. Ngunit bago yan, welcome to Zaldi TV. At kung ikaw ay interesado sa mga kakaibang impormasyon, mag-subscribe ka lamang sa channel na ito at i-hit ang notification bell para lagi kang updated sa mga bagong videos natin. Tinatayang nasa 1,500 ang namatay sa paglubog ng Titanic. Ngunit, ang nakapagtataka ay nasa 340 lamang ang bangkay na natagpuan. Saan napunta ang nalalabing 1,160 na bangkay? Matapos bumangga sa isang iceberg ang Titanic noong April 14, 1912, marami ang naglaho na parang bula sa nagyeyelong tubig ng Northern Atlantic Ocean. Kakayanin mo bang tumagal sa tubig na nasa 28 degree o negative 2 degree Celsius? Marahil ay maninigas ka na lamang at hihintayin mo na lamang ang iyong kamatayan kung wala nang ibang darating na tutulong sa iyo. Bakit nga ba ganun na lamang karami ang namatay sa paglubog ng Titanic kung ang barko naman ay may mga lifeboats? Dahil na din sa kakulangan ng lifeboat sa Titanic, kaya ito kumitil ng maraming buhay, biruin mo, kailangan sana ng 60 na lifeboats, ngunit 20 lang ang available sa mga panahon na iyon. Kaya, paano mo maliligtas ang lahat kung kulang naman ang lifeboat na meron ka? Isa sa mga rason kung bakit nagkulang ng lifeboats ay dahil siksikan na daw sa deck ng barko dahil sa dami ng lifeboat. At dahil dito, natatakpan ang ganda ng dagat, kaya binawasan nila ang dami nito. Isa sa mga rason kung bakit madami pa rin ang namatay ay sa kadahilan ng hindi pinasakay sa lifeboat ang iba na sana ay nakapagligtas ng mas marami pa. Hindi rin napansin ng isang nagdaraan na barko ang mga senyales na ipinarating ng Titanic. Isa sa mga rason ang tinatawag nilang light refractors na nagpapahirap sa mga tao na nasa dagat para makita ang paghingi ng tulong gamit ang mga ilaw. At sinasabi na isa din itong rason kung bakit hindi nakita ng mga tao ang malaking iceberg. Ang paliwanag naman ng iba ay dahil wala silang gamit na telescope, dahil sa mga oras na iyon, nakapadlock ang cabinet kung saan nakalagay ang mga telescope at hindi nila mahanap ang susi. Dahil ang naka-duty noon na si David Blair ay nakalimutan niyang ibigay ang susi sa taong susunod dapat sa kanya. Ang barko din daw ay naglalayag ng mas mabilis kesa sa normal dapat nitong bilis dahil ayaw ng may-ari ng barko na sila ay mahuli sa nakatakdang schedule ng pagdating. At noon ay gusto nilang sungkitin ang record na ang Titanic ang pinakamabilis na barko. Siguro, kung nasa normal lamang na bilis ang Titanic, ay marahil naiwasan sana nila ang iceberg kahit wala silang telescope sa mga panahong iyon. Isang teorya kung bakit hindi na natagpuan ang ilang katawan sa paglubog ay dahil isang oras matapos lumubog ang barko, nagkaroon ng isang malakas na bagyo sa dagat at tumangay sa ilang katawan papalayo sa pinangyarihan. At dahil dito, hindi na mahanap ng mga barkong dumating ang ilang bangkay. Ang ilan naman ay kasama ng barko na lumubog at hindi na nagkaroon ng tsansa para makalabas sa loob ng barko. Ang ilan sa mga namatay ay binigyan na lamang ng maayos na libing sa dagat dahil ang ilan sa mga ito ay nabibilang sa mga taong hindi mayayaman at hindi kayang bayaran ang pagpapalibing.
Ngunit ang ilan naman na may kaya ay nilipat sa Canada para maipalibing ng kanilang mga minamahal. Ngunit may mga inilibing din sa sementeryo na hindi na maalaman ang pagkakakilanlan. Kung napanood nyo na ang movie na Titanic, kung saan gumanap si James Cameron noong 1997, base sa tunay na pangyayari, malamang ay maaalala nyo si Molly Brown na isa sa mga unang nakasakay sa lifeboat at nagkumbinsi sa kanyang mga kasama na balikan nila ang ibang pasahero. Well, si Molly Brown nga ay isang tunay na tao at sinasabing ginawa nga niya ang mga ito kaya siya binansagan na The Unsinkable Molly Brown. At matapos lumubog ang barko, sinubukan pa rin niyang magsakay ng iba pang tao sa lifeboat. Isa sa mga pasahero din noon ng Titanic ay ang isang author, journalist at guro na si Lawrence Beasley. Isa siyang second class passenger na galing UK. Si Beasley ay nagbabasa noon ng libro sa kanyang kwarto nang mangyari ang lahat. Sinabihan siya noon na huwag nang mag-alala, ngunit hindi ito naniwala kaagad at ito ay lumabas at pumunta sa taas ng barko kung saan nasaksihan niya ang mga pangyayari. Dahil walang mga babae at bata sa paligid ng mga pagkakataon na iyon, pinasakay si Beasley sa lifeboat number 13. Siya ay nagsulat ng libro na may pamagat na The Loss of the SS Titanic, kung saan kwento niya ang kanyang mga naranasan sa Titanic. Isa pang survivor ay si Violet Constance Jessop, na noon ay isang stewardship ng Titanic. Wala itong plano para magtrabaho sa barko, ngunit kinumbinsi ito ng kanyang mga kaibigan. Matutulog na dapat siya nang mangyari ang trahedya sa Titanic. Siya ay sumakay sa lifeboat number 16 kasama ang isang sanggol. Pagkatapos ng 8 oras na palutang-lutang sa dagat, isang barko ang nagligtas sa kanila at ang sanggol na karga ni Jessop ay naibalik sa tunay nitong ina. Isa pa sa mga nakaligtas ay si Dorothy Gibson, isang actress at mga awit. Kasama noon ni Gibson ang dalawa niyang kaibigan nang mangyari ang lahat at mabuti na lamang sila ay nakasakay sa lifeboat number 7. Noong siya ay dumating sa New York, siya ay gumanap sa palabas na Titanic bilang si Dorothy Gibson din. At ang damit na suot niya nang mangyari ang trahedya ay ang damit din na ginamit niya sa movie. Kung may iba ka pang alam tungkol sa paglubog ng Titanic at tungkol sa mga taong nakaligtas, maaaring ishare ito sa comment section. At kung nagustuhan mo naman ang video, huwag kalimutan itong i-like at syempre, huwag na rin kalimutan ang mag-subscribe sa aking channel. Hanggang sa mga susunod pa na video, maraming salamat!